Napahanga nga mga idol ng team ng Los Angeles Lakers ang maraming NBA analysts sa kanilang naging performance laban sa New Orleans Pelicans kahapon. At umpisa natin yan mga idol agad-agaran dito nga sa biggest NBA analyst na si Stephen A. Smith. Sabi niya na maniwala man daw tayo o hindi, pero naniniwala nga daw si Stephen A. na matapos ng kanyang mapanood itong Lakers kahapon laban nga sa Pelicans, ay posible nga daw silang maging title threat this season. Hindi man daw sila kasing galing pa ng Denver mga idol, Phoenix or Memphis, pero itong Lakers daw ay may tsansa. Sabi niya na big credit nga daw muna kay Rob Pelinka mga idol sa kanyang ginawa dito sa team ng Lakers. At kanya nga rin daw silang inaasahan na pumasok sa playoffs mga idol at hindi sa play-in. Dahil 3.5 games back lang naman daw sila sa playoff contention with 23 games pa nga daw left in the season. At syempre nga daw dapat ay healthy muna itong si LeBron James at si Anthony Davis. Gusto niya nga rin daw itong mga bagong acquisition ng Lakers na sila D'Angelo Russell na nag-average nga ng kanyang career high. Gusto niya nga rin daw itong si Malik Beasley at pati na rin si Jared Vanderbilt dito sa team ng Lakers. Na-improve nga daw nila mga idol ang kanilang shooting. They were able nga rin daw na magkaroon ng spacing sa court at pati na nga rin nag-improve daw ang kanilang defensive prowess. Kaya naman kung mag-i-stay nga lang daw sila healthy ngayong season lalo't medyo bukas ang Western Conference ay talaga naman daw na hindi niya maalis ang posibilidad nga na itong team ng Lakers ay maaaring ngang mag-ingay this coming playoffs. Ito namang si Kenny the Jet Smith mga idol ng NBA on TNT, ito ang kanyang nasabi. This Lakers team nga daw na kanyang napanood laban sa Pelicans is the most talented team nga raw na meron itong si LeBron James, itong meron ang team ng Lakers since nga daw ng panahon ni Kyle Kuzma at nung sila ay nasa NBA bubble. No question nga daw na talaga naman na napakaraming talent na itong Lakers team ngayon. At ito namang si Shannon Sharp mga idol sa kanyang show with Skip Bayless, sinabi niya nga he liked what he saw nga daw sa Lakers last night. Mas magandang fit nga daw talaga itong si D'Angelo Russell dito kay LeBron James at Anthony Davis kaysa kay Russell Westbrook. At yan nga daw ay dahil magaling siya sa paggamit ng pick and roll. He can get to the basket nga daw easily. At kung hindi man siya makashoot mga idol ay kaya niyang pumunta sa free throw line. At dahil nga rin daw may shooting siya sa labas. They played well nga daw overall. Tapos naghalimaw pa nga raw si Anthony Davis hindi lamang sa offensive end pati na nga rin daw sa defensive end. At ito namang si Kendrick Big Boy Perkins mga idol, ito nga ang kanyang mga nasabi. Binigyan niya nga ng A+ grade itong Lakers team dahil sa kanilang performance laban sa New Orleans. At dahil nga daw yan maganda ang kanilang pinakitang chemistry on the court. Grabing camaraderie nga daw ang pinamalas ng lahat ng Lakers player kung paanong nag-cheer nga daw ang mga nakaupo sa bench. Pinakita nga rin daw ni D'Angelo Russell lang kayang-kaya niyang maglaro kasama itong si LeBron James on the court. Natutuwa nga rin daw si Perkins dahil in-start nila si Jared Vanderbilt at ang ganda nga daw ng energy ng kanyang pinakita mga idol at yung energy nga daw na yon ay nag-rub off. Naapektuhan nga daw si Anthony Davis. Matagal na nga daw since nakita ni Kendrick Perkins itong si AD na maglaro with so much passion nga daw para sa team ng Lakers. He was a dog nga daw sa kanyang naging performance laban sa Pelicans. At ito namang si Richard Jefferson, ang napansin niya nga daw dito sa Lakers team ay yung kanilang joy na maglaro na talaga naman daw nakaka-amaze and very impressive. Ang problema nga lang daw na kanyang nakikita dito sa Lakers ngayon ay sana nga daw 20 to 15 games ago ay ginawa na itong trade na ito. Dahil for sure nga daw mga idol kung ginawa yun ni Rob Pelinka at ginawa na itong mga player nila ngayon na bago ay for sure nga daw napasok sila sa playoffs and possibly a contenders. Medyo late na nga daw itong trade na ito at ngayon ay there's no room for error para sa team ng Lakers. Now there's only 20 plus games left in the season. Kayo ba mga idol, anong masasabi nyo? Ano bang napansin nyo sa naging performance nga ng Lakers kahapon laban sa New Orleans Pelicans? Dahil namanghanga ang bawat isang NBA analyst sa kanilang napanood.